balita na ikay mawiwili, mga nagbabagang kamao. So mga par, matapos nga po lumabas ang report na mapapasama daw sa maging undercard na bakbakan ng Inoue at Luis Neri ang sagupaan sa pagitan sa ating pambato na si General Casamero kalaban ng alaga ni Sean Gibbons na si Teji Duhini na gaganapin sa May 6 sa Tokyo Dome ay malabo at walang katotohanan to mga idol dahil ayon sa report galing mismo sa Viva Promotion. Imbis na si Cuadro Alas ang makakalaban ni Teji Duhini ay ang alaga ng Sandman Boxing na si Bride Bayugos ang sasabak sa undercard ni Inoue at Neri kalaban si Teji Duhini. Wala pang confirmation mga idol kung ano ang kanilang paglalabanan, pero ayon sa balibalita mga idol eh posible daw ito maging interim fight. At ayon sa source natin mga idol, nilagay daw si Teji Duhini sa undercard ni Inoue eh para maging substitute fighter sakaling magka-problema si Luis Neri sa laban kay Inoue sa May 6 at hindi ito makalaban sa undisputed fight. Ito yung kadalasan na ginagawa ng premier boxing champion sa kanilang mga laban. Naglalagay sila ng substitute fighter sa undercard para in case magka-injury ang main event, may hugutin sila na boxer. Kagaya sa nangyari mga idol sa laban ni Kuy Torman at Temsu kung saan nabalian ng buto si Torman at ang undercard na si Pundora ang pumalit sa title fight. Samantala, matapos nga po magpasikat ang alaga ni Manny Pacquiao na si Isaac Pitbull Cruz sa laban ito kay Rolando Romero at maging ganap na world champion sa boxing sports. Eh mukhang wala pa rin talaga mga idol interest si Gervonta Tank Davis na labanan itong si Pitbull Cruz sa rematch. Kahit kinikilala na ngayon si Pitbull na bagong superstar ng Mexico na posible makapagdala ng malaking pera sa bakbakan nito kay Davis Boy. At ayon pa nga sa mga boxing experts, malabo daw tanggapin ni Tank Davis ang laban kay Pitbull kahit meron pa ito malaking pera na makukuha dito dahil alam daw ito sa kanyang sarili mga idol na delikado siya ma-upset kay Pitbull. Nakita daw kasi natin kung gaano kaharabas at malaturo ang galawan ni Pitbull sa laban nito kay Romero, kaya malamang nag-iisip na daw ang kampo ni Davis ng paraan kung paano makaiwas kay Pitbull. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po mapabalita na nagka-problema daw ang Golden Boy Promotion na bumenta ng tickets sa laban ni Devin Haney at Ryan Garcia para sa bakbakan nila sa April 20. At ang tinutukoy nila na dahilan mga idol, ang pag-aarte daw ni Ryan Garcia sa social media na wala daw ito sa tamang kondisyon at katinuan para sa laban nito kay Devin Haney. Eh sinagot naman po ni Bagito mga idol ang totoong rason bakit bumagal ang benta ng kanilang tickets sa laban. Eh dahil mahina o weak daw ang galawan ni Devin Haney sa bakbakan. Kumbaga mga idol, ang boring style daw ni Haney ang dahilan kung bakit maraming mga boxing fans ang ayaw mapanood ang kanilang bakbakan sa rason na puro lang daw ito takbo sa ibabaw ng boxing ring. A lot of things can affect it, but again, I don't think that anything I said affected the fight. I think that it's more so on him. You know, Devin Haney's not a draw, and I definitely have been carrying this promotion on my back by myself. Nobody wants to, you know, watch a guy that, you know, supposedly can't crack an egg. We're not going to underestimate him. He may have power when I step in there.